So hello, what's up? So ngayon nandito tayo sa isang talyer. So ito yung brakeman natin. Dahil may issue sa bushing niya, naghanap ako ng pyesa na titignan natin kung kasukat niya at susubukan natin siyang ilagay. At i-update ko kayo sa dulo ng video na to kung okay ba siya o hindi. So tara. So yun, at 1 year na nga yung brakeman natin at naramdaman na natin na may bago na sa kanya ang takbo. Minsan nararamdaman na natin na kaya flat siya pero hindi naman talaga siya flat at medyo kumigewang na rin pag tayo ay nagmamaneho. At chinek nga namin yung bushing niya at may tama na nga ang dalawang bushing nito na pagtinignan natin ay sumisilip na ang liwanag. Ibig sabihin, maluwag na ang kanyang bushing. At ayon sa aking obserbasyon, ito lamang ay base sa aking opinyon na kung bakit ito ay nagkaroon ng sira or bakit nasira agad yung bushing ko despite na 1 year pa lamang ito. Tanggalin na natin yung factor na malambot o soft compound yung ginamit at dahil malapit siya sa makina at syempre mainit at nadadaan tayo sa lubak. So dahil may goma yon, yun ang nagiging problema doon. Mainit tapos dadaan sa lubak. Eh syempre, meron siyang axle sa gitna. So yun yung nagkaroon ng problema. Kaya lumuwag na yung goma sa gitna. Tatanggal na siya. So ngayon, naghanap ako ng pyesa na malapit sa katotohanan na kasukat nito. At mamaya sasabihin ko kung ano yung engine bushing na ginamit ko. At eto, sinubukan lang namin kung kakasya siya. Nag-risk ako dahil alam ko naman na may puller yung kasama natin. Hindi tayo gagamit ng pukpok. Ayan, so diniskartehan namin para hindi na kami magbaklas ng fairing. So dahil hindi naman namin pupukpukin, dahil kung magbabaklas kung pukpok ang gagamitin natin, talagang magbabaklas tayo ng fairings. So yan, gamit ang jack para hawakan ang motor natin. And then binalawagan, tinanggal yung axle. Yan. Sige, hila. First time niya matatanggal dyan. So diniskarte lang namin, naglagay kami ng karton at saka goma at foam para hindi naman masira yung kaha sa ilalim. Dahil meron jack, patigas yung jack. Dahil bubuhatin niya yung weight ng ating motor. Yan. Pagpasensyahan nyo na lang yung paang yan. Gusgusin kang bata ka. Sige, hila. Pukpok dito, hila. Sige, hanggang sa matanggal yan. Yan, sige, hilakin mo ng maigi. Sige, gawin mo. Yan, ginamitan pa ng power tools. Okay. Yan, unti-unti nang nabubunot. Kung makapansin nyo, namumuti yung axle niya. Dahil yan sa init ng temperatura, dahil ito ay malapit sa kanyang makina. At yun nga yung bushing kung saan tinanggal yung axle. So dahil gagamit tayo ng puller, hindi tayo magpupukpok. Yan yung puller na sinasabi natin. Napaka-effective niyan. Dahil kung hindi kasya yung bibilhin natin o yung binili natin engine bushing, syempre, ibabalik natin yung stock natin. Pero sa kabutihang palad, kumasya naman. Yan, so tatanggalin lamang yung bushing gamit yung puller. So yung hawak niya sa video ay yun na yung bushing na ipapalit natin. Gamit
gamit na nga yung puller, atin ng unti-unting tatanggalin ang engine bushing stock. Sige, diskardehan mo, Paps. Kayang-kaya mo yan. Minamalas ka lamang. Buti na lamang talaga at meron siyang puller. Dahil hindi ko naman nasasakripisyo ang aking engine bushing kung wala tayong puller. Kasi pwede itong masira pag gumamit na tayo ng pukpok. Yan. So, hintay lang natin matanggal. Higpitan mo hanggang sa matanggal ang engine bushing. Higpit pa. Sige. Gamitan na ng power tools para mas mabilis at ayan, natanggal lang agad. O, diba? Hindi na tayo nahirapan. Ngayon, papakita namin, yan. Tanggal agad, diba? So, yan, yung engine bushing. Ngayon naman, yung kabilang ating tatanggalin. Nasa kabila naman ang sulod nating tatanggalin. Hintayin lang natin na matanggal yung bushing sa puller. Papakita natin yan ang comparison ng dalawang bushing. So yung nasa kaliwa ay yung dati niya o yung stock. Ngayon natanggal na natin at sinukat-sukat natin at ito ay malapit sa katotohanan. Sinukat namin actually 22 millimeters ang sukat ng stock at ipapalit natin ay 23 millimeters. So may 1 millimeter na diferensya. Pero nung sinalpak naman namin ito ay wala namang diferensya. Yan ang ikakabit naman na. Gayon naman gamit naman yung puller ulit. Kaya gamitin na naman natin ang puller para maibalik ang o mailagay ang bago nating engine bushing. Na pala yung engine bushing, nabili ko siya, wala pang 100 pesos. Kasi ngayon, ang hirap maghanap ng stock bushing natin, mga kabergman. Yan, salpak-salpak lang. Mas maganda rin yung talyer na pupuntahan ninyo ay may puller para hindi na kayong mahirapan pa. At mas mabilis ang paglalagay at pagpapalit. Yan. O, diba? May power tools pa. Yan. Napalitan na natin ang engine bushing. Okay na okay. Swak na swak. So, ngayon, i-reveal ko na yung ginamit kong engine bushing. So, yung engine bushing na nilagay natin ay GY6125. Actually, ang nakasulat doon sa packaging nga ay pang Jet 100. Pero anything else, basta GY6125. At kung mayroong mga SYM Motors or Euro Motors sa inyo, mas magandang doon na lang kayo bumili dahil sa SYM ko rin nabili ito. Buti na lamang at ito ay swap kasi may nabasa lamang ako at gusto ko lang talaga na siyang mapalitan dahil ramdam na ramdam ko na yung gewang sa aking Bergman. Yan, tanggal na yung isa. Then, lalagyan na naman natin mamaya yan ng langis para pampadulas kahit sino naman, di ba? Pag first time. Kasi keep yan. Yan, tignan nyo yung engine bushing natin, no? Wasted. Severely wasted. Yun, nung nakikita nyo yung mga awang-awang sa gilid, ibig sabihin, hindi na siya fit. Yan, so bale, ilalagay lang natin yung pangalawang bushing and then, we are good to go. So bale, successful naman ang pagpapalit natin ng engine bushing. Parang bago ulit yung motor ko. Wala na yung feeling na flat or malambot yung gulong at hindi na rin gumigewang.
straight na yung tayo at matigas na matigas. Parang bagong labas na naman ang motor. Kaya kung may issue na ang inyong engine bushing at nararamdaman nyo na ang gewang, GY6125 ang sagot dyan. Mas maganda rin maghanap kayong talyer na may puller ng bushing para hindi na magbaklas ng fairings. Diba? Naka-gloves pa yung mekaniko. Professional na professional. Shout out sa iyo, kaibigan. Maraming salamat. Marami pa tayong vlog na pagdadaanan. Yan. So, paalala lang para sa mga kabrigman natin, iwasan natin yung mga malulubak na daan para maiwasan ng ganitong problema. At malapit na magtapos ang video na to. So, GY6125 engine bushing or the yung GY6125 hanger bushing. Pwede rin yung pang Jet 100. Marami yan sa Shopee, pero kung may SYM motor sa inyo, mas mura siya. Wala pang 100 pesos isa. So sana makatulong ang video na to. Stay safe and God bless. Maraming salamat.